Tara, samahan niyo ako magluto ng paborito nating unang kagat, pusit agad. So dito magluluto tayo ng masarap na pagkakaluto nito. Hindi kailangang maraming harina. So una sa lahat ay aalisin muna natin itong pinakalaman ng ating mga pusit, tapos yung pinakatuka, tapos yung parang plastic na yan, at hugas-hugasan natin. Alisin rin natin yung balat niyan. Ayan. Pero yung ulo, hindi ko na chinagang alisin yung ibang balat. Talagang ganyan ko na lang inilagay or hinugasan. Pagkahugas natin at pagkabalat natin ng mga katawan ng ating mga pusit ay ipat-dry lang natin dito, tapos hiwa-hiwain natin ng medyo pantay-pantay. Ganito kalalaki lang. Pero kung nasa sa inyo, kung gusto nyo na mas maliit or mas manipis na pabilog. Ayan. Ilagay na natin dito kasama nung ating mga ulo ng pusit. Lagyan natin ng salt and pepper. Tapos, konting lemon, pampaalis ng lansa, at syempre, pampasarap na rin yung lemon. Kung wala kayong lemon, ay pigaan nyo ng kalamansi. Itong ating buttermilk. So, yung buttermilk ay malamig po yan. Maglagay lang tayo dito ng cornstarch, harina, baking powder, tapos ay salt and pepper, garlic powder. Halu-haluin natin gamit ang ating war whisk para mas maganda na mag-well incorporated itong ating mga dry ingredients. So balikan na natin itong ating binabad na pusit. Mag-crack lang tayo dito ng isang itlog at halu-haluin natin hanggang sa ma-coat lahat. Tapos ganito lang ang pagkaka-coat nito sa dry ingredients natin. So parang isa-isa lang, tapos hiwa-hiwalay. Tapos i-coat natin ng isang kamay natin. Takpan muna natin ito ng powder, tapos i-press natin para kumapit yung coating natin dyan sa ating mga pusit. So yung pagkaka-coat ng ating mga pusit ay nakocoat naman lahat, pero hindi makapal na coating. Kasi yan ang gusto nating ma-achieve. So nilagay ko lang dito sa ating salaan, tapos tinakta ko lang yung mga excess na coating dyan. Dito na tayo, mag-init tayo dito ng ating mantika. Kapag ka bumubula na itong ating mantika, ay pwede nang pagprituhan yan para unang kagat, hindi mantika agad. Kasi kapag ka ipinrito natin to na hindi mainit ang mantika, sisip-sipin lang ito ng ating mga pusit. So iprito lang natin to, medium heat lang para naman hindi masunog agad yung coating at magandang-maganda ang pagkakaluto ng ating mga pusit. Ayan, tingnan nyo naman. Tapos itong ating ulo ng mga pusit, talagang ito yung paborito ko, yung sa mga isda, sa pusit, sa bangus, yung ulo, tsaka mata. Ayan, so pagka naprito na, drain lang natin yung excess oil. Tapos habang pinapatuyo natin at pinapalamig natin ng kaunti yung ating mga kalamari, ay maghiwa muna tayo dito ng ating cucumber. Tapos itong ating sibuyas. Yung sibuyas na pula, mas masarap, mas maganda. Ilagay na natin dito sa ating mangkok, sibuyas, cucumber, salt and pepper. Tapos itong ating sukang sausawan. Tapos itong ating plain suka, konting tubig. Tapos sili. Magupit na sili kung gusto nyo mas maanghang. Ayan, so napakasarap lang. Ready na itong ating squid calamari. Calamares na unang kagat, pusit agad. Tingnan nyo, kahit na nako-coat, hindi makapal na makapal yung coating. Ayan, so talagang napakalutong lang. At kung nag-enjoy ka dito, ay huwag na huwag mong kalimutang mag-follow dito sa ating Mami K of Quish Cucina. I-comment nyo naman ang request nyong pusit recipe sa baba at kung saan kayo nanonood. Bye-bye!